Elementary pa lang tayo ay naituro na sa atin ang mga bahagi ng pananalita o sa English, parts of speech. Naalala mo pa ba sila? Ang bawat bahagi ng pananalita ay may kanya-kanyang function sa pangungusap. Sa paksang ito, atin lamang pag-uusapan ang apat na ito. Ating review. Ang noun o pangalan ay ngalan ng tao, bagay, pook o pangyayari. Marami itong function sa pangungusap kagaya ng subject o doer of the action, direct object o receiver of the action, indirect object, subject complement at iba pa. Ang verb o pandiwa naman ay mga action word na tumutukoy sa kilos o gawa ng subject, samantalang ang adjective o pang-uri ay mga salitang naglalarawan o nagbibigay ng ibang kahulugan sa noun o pronoun. At panghuli ang adverb o pang-abay na mga salitang naglalarawan o nagbibigay ng ibang kahulugan sa verb, adjective at isa pang adverb. Pero alam niyo ba na may isang bahagi ng pananalita na epal? Alam mo yung katrabaho mong ginagawa yung trabaho ng iba? Ano ang tinutukoy ko? Ito ay ang verb o pandiwa na ang pangunahing tungkulin sa pangungusap ay tukuyin ang kilos o gawa ng subject. Pero ang verb minsan nagiging noun, adjective o adverb. Ang tawag sa kanila ay verbals. I'm pretty sure pinagdugtong ng mga salita yan na verb at epal. Verbals. Gets. Meron tayong tatlong uri ng verbals. Gerund, participle, at infinitive. Ang gerund ay mga action word na nagtatapos sa ing pero hindi sila nagpapahiwatig ng kilos o gawa sa pangungusap. Kundi sila ang nagfa-function na noun. Tingnan natin sa dalawang pangungusap na ito. The lady is dancing. Dancing is my talent. Sa unang pangungusap, ang is dancing ay nagpapahiwatig ng kilos na ginagawa ng subject na the lady. Ibig sabihin, ang function ng dancing sa pangungusap na ito ay verb. Sa pangalawang pangungusap naman, ang dancing ay nagsilbing noun bilang subject sa predicate na is my talent. Ang salitang dancing ay isang action word, pero kung ikukumpara natin ang dalawang pangungusap, sa unang pangungusap, ang dancing ay nagsilbing verb na tumutukoy sa ikinikilos ng subject na the lady. Samantalang sa pangalawang pangungusap, ang dancing naman ay nagsilbing noun bilang subject ng pangungusap na tumutukoy sa ngalan ng pangyayari. Ibig sabihin, ang dancing sa pangalawang pangungusap ay gerund. Pangalawang verbal ay ang participles. Sila naman ang mga action word na nagfa-function bilang adjective sa pangungusap. The beautiful lady is dancing. The dancing lady is beautiful. Sa unang pangungusap, the lady ang tunay na subject. Ang salitang beautiful ay adjective na naglalarawan sa noun na the lady. At ang dancing ay ang verb na nagpapahiwatig ng kilos ng subject. Samantalang sa pangalawang pangungusap, the lady pa rin ang totoong subject. Pero sa pagkakataong ito, ang dancing ay nagiging adjective na nagbibigay ng ibang kahulugan sa noun na the lady. Ikumpara naman natin ang dalawang pangungusap nito. Sa unang pangungusap, ang dancing ay nagsilbing verb pa rin na tumutukoy sa kilos ng subject na the lady. Ang beautiful ang adjective na naglalarawan sa the lady. Samantalang sa pangalawang pangungusap, ang dancing ang nagsilbing adjective na naglalarawan sa gawain ng noun na the lady. Sa makatwid, ang dancing sa pangalawang pangungusap ay isang participle. Halos magkatulad ang gerund at participle. Pero para hindi kayo malito, ang gerund ay kayang makapag-isa bilang noun. Samantalang ang participle ay kailangan may katabing noun na inilalarawan nito. Ang halimbawang yan ay gumagamit ng present participle. Meron din tayong past participle na mga action word na kadalasang nagtatapos sa ed, kagaya ng danced, at en, kagaya ng broken. Peter printed the document. The printed document was submitted by Peter. Sa unang pangungusap, ang verb na printed ang kilos ng subject na si Peter. Sa pangalawang pangungusap, the document ang totoong subject at ang salitang printed ay nagsilbing adjective na nagbigay ng ibang kahulugan sa subject nito na the document. At ang huling verbal ay infinitives. Ito ay mas madaling tukuyin kumpara sa naunang dalawang verbals dahil ang infinitive ay nagsisimula sa preposition na to kasunod ng base form ng verb, kagaya ng
to dance, at to print. Pero ito ang pinaka-epal na verbal dahil kaya niyang maging noun, adjective, o adverb. Narito ang mga halimbawa. The lady loves to dance in the rain. Ang infinitive phrase na to dance ay nagsisilbing noun sa pangungusap na ito bilang object of the verb na loves. Our date last night was a night to remember. Ang infinitive phrase na to remember sa pangungusap na ito ay nagsilbing adjective sa noun na a night. It's not just a night, but a night to remember. Binigyan nito ng ibang kahulugan ang night. It is dangerous to text and drive. Ang infinitive phrase naman na to text and drive sa pangungusap na ito ay nagsilbing adverb sa adjective na dangerous. Tinukoy nito kung ano ang dangerous. Ating i-review. Ang gerund ay mga action words na nagtatapos sa ing at nagfa-function na noun sa mga pangungusap. Ang participles naman ay mga action words na maaaring nasa present or past na nagfa-function as adjective sa pangungusap. Samantalang ang infinitives ay mga phrases na nagsisimula sa preposition na to at sinusundan ng base form ng verb. Maaari itong mag-function bilang noun, adverb, at adjective sa pangungusap. Mahalagang kabisado natin ang walong bahagi ng pananalita para matukoy natin ang verbal sa pangungusap. Ang verbal ay mga action words na nagbabalat kayo bilang ibang bahagi ng pananalita maliban sa verb. Kung hindi natin alam ang function ng noun, verb, adverb, at adjective, mahihirapan tayong tukuyin kung ano ang verbal sa pangungusap. Kung meron kayong mga suggestion para sa magiging paksa natin sa mga susunod na video, i-comment lamang sa baba. Huwag kalimutang mag-subscribe.